Kung napanood nyo po mga kasaka, itong video po na ito na in-upload ko, kung hindi nyo po napapanood, pwede nyo pong panoorin. Bali, sinabi ko po dyan na merong dalawang active ingredients na napakagandang pagsamahin po para puksain yung mga peste sa atin pong mga palayan. Katulad po ng sucking and chewing insect. Isang magandang araw na naman po mga kasaka, ako po muli ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So for today's video mga kasaka ay magbibigay ako ng isang insecticide na kung saan ito po yung sagot dun sa tanong. Kung napanood nyo po itong video na ito, ito po yung sinabi ko na magandang paghaluin yung dalawang active ingredients, which is yung cypermethrin at saka chlorpyrifos. Ito pong mga ingredients na ito or insecticide na ito is ang pinapatay niya po ay yung sucking and chewing insect. Lahat po ng humunguya at sumisipsip sa atin pong mga tanim na halaman, particularly po sa palay natin or pwede rin sa mangga. Ang ipapakilala ko po sa inyo mga kasaka ay ito pong product ng Agway Chemical Corporation. Disclaimer lamang po, ako po ay hindi binayaran at hindi din po ako empleyado ng Agway. Bali, talagang nakita ko po na itong isang product nila ay ito po yung merong dalawang active ingredients na sinasabi ko nga na cypermethrin at chlorpyrifos. So kung sa mga suki nyo pong tindahan, dyan po sa inyong lugar kung saan man po tayong lupalop ng Pilipinas, ay pwede nyo po itong ipagtanong. At kung hindi man po kayo makakita ng Bezel Ultra, ay sinisigurado ko po at nasisigurado natin na meron pa rin pong insecticide dyan na magkasama yung dalawang active ingredients. Maaari lamang na hindi Bezel Ultra yung pangalan nito. Kaya magtanong lamang po tayo sa inyo pong mga suking agricultural supply or kung meron po kayong mga kaibigang agriculture technician. So ito pong Bezel Ultra ng Agway Chemical Corporation, kung makikita po natin dito sa likod, ay pwede nyo po itong gamitin kung tayo po ay nagtatanim ng palay. Ganon din po sa mga nagtatanim po ng mangga. Ano po ba yung example ng mga chewing and sucking insect? So, sa common sa atin pong palayan, meron po tayo dyan makikitang birding ngusong kabayo. Sa English po yan, green leafhopper or GLH kung tawagin. Naandyan din po yung brown plant hopper. Kung sa Tagalog po yan, ang tawag nung iba, hanip. Pwede din pong ulmog. Yan po, kapag yan ay umatake sa ating palay, kita natin yung ating palay na nasusunog siya, bila-bilao. Tapos, kala natin aanihin na pero kinain lang pala siya at sinipsip nitong mga hanip or brown plant hopper na kung tawagin. Ganun din po yung stem borer. Ito po, lalo na sa mga nagtatanim ng inbreed rice, napakalapitin po ng inbreed rice sa stem borer. So ito po ay makikita natin dun sa loob ng stem niya. Minsan pag chinek natin siya, wala naman siyang butas, pero pag biniyak natin yung stem, makikita natin dun yung maliliit na uod. At ang ginagawa po nito, syempre pag kinain niya yung stem ng ating palay, ang resulta po niyan magiging whiteheads. Tapos pag inani natin yan, wala na yung laman, unfilled grain kung tawagin. So magiging ipa na po yan. Napakalaking kawalan po nito kapag yung stem borer ay marami sa ating palayan. Halos siguro 90% ng atin pong aanihin puro ipa na lang or walang laman. Kaya napakahalaga po na mag-spray po tayo ng insecticide. Kung meron naman po kayong tanim na mangga at naghahanap po kayo ng pamatay dun sa mga mango hoppers na tinatawag, pwede rin po ito. Paano po ba gamitin itong insecticide na ito or itong Bezel Ultra ng Agway? Bali, nakalagay naman dito sa likod mga kasaka, no? Kung halimbawa, dito po sa rice, nakalagay siya 20 to 30 ml. Yun po ay sa isang knapsack sprayer or 16 liters of water. Or kung halimbawa wala po tayong takalan sa kutsara natin tinatakal, yun po ay dalawang kutsara hanggang tatlong kutsara lamang. At para naman po sa mangga, ang atin naman pong takal sa isang knapsack sprayer is 25 to 40 ml. Sapat na po yun para sa isang 16 liters. So ito pong litro na ito, kung titingnan po natin 20 to 30 ml yung kanyang recommendation. So ito po ay 1000 ml.
So pag dinivide po natin, ito po palang isang litro na ito ay pwedeng-pwede sa tatlong ektarya nating palayan. Pero alam ko pa mga kasaka na gusto nyo po eh medyo matapang. Medyo parang pag nagtakal tayo ng 20 to 30 ml parang nauuntian tayo eh. Ito rin pala po mga kasaka, itong takip na ito, pwede nyo po itong gawing takalan. Ito po ay 30 ml. So ito pong isang takip na ito, sakto-sakto na po ito sa 16 liters of water. Ano po? Kung itatanong nyo naman po mga kasaka na kung yung bang 20 to 30 ml per knapsack sprayer ay pwede nyo pong tapangan dahil nahihinaan tayo, parang ang hina na naman ng timpla. Pwede ko bang gawing 100 ml per hectare? Nasa inyo na po yon. Pero kung sa amin po, hindi po namin yan nire-recommenda kasi maaaring baka overdose naman. Pero kung halimbawa po ay dati nyo nang ginagawa or gusto nyo pong subukan, nasa inyo po yon. Kung makita nyo pong maganda ang resulta, edi mas maganda po i-share natin din sa atin pong mga kapitbahay na magsasaka para magawa din po nila. So, ayan po mga kasaka, sana po ay meron kayong natutunan at nakilalang bagong produkto na pwede nyo pong gamitin sa pagpuksa ng sucking and chewing insect sa inyo pong mga palayan or sa inyo pong mga manggahan. So, kung meron pa po kayong mga katanungan or meron po kayong experience sa para po sa mga nakagamit ito, pwede po kayong mag-comment sa ating comment section para mabasa po ng ating pong mga tagapanood at ganoon din po ako. Kung meron po kayong mga katanungan at kaya po nating sagutin, sasagutin po natin yan. So, maraming salamat po sa panonood.